Yo, shout out mo sila, kuya. Yung tatay ko, mahilig sa balisong eh. Sa ang hinahanap sa akin, ditubo eh. May tanda ka magkano yung ditubo dati. Na panahon nun, may mabibili ka rin na maninipis. Sa mga junk shop na medyo malalapag, daradari mo isa-isa. Mm-hmm. Alam mo, no, dyan nagamit ng langis ngayon. Apa? Mas mahirap lalo yun. Yung... Bukod sa ditubo, ano pa yung mga ginagamit nating handle nun? Bo, ano lang yung klase ng blade na ginagawa nun? Depende naman sa gusto ng customer. Ang tanong, ba't nawala? Pero guys, may matututunan kayo, promise. Yung ditubo, yan natin ng linaw ngayon. Ano ba talaga yung ditubo? Ako nga pala si Florencio Bautista, dito sa barangay Bagumpo, Balisong, Tagatayas. Magpapaliwanag ako tungkol sa Balisong, kung anong klase, kung anong size, kung anong gamit lahat ng mga materials. Naging slim, naging malapad siya. Dahil sa mga sukat-sukat ng mga ginagamit namin. Yun na nga, ako hindi ako expert eh. May higit pa ba sa ano, pagiging expert ng manggagawa ng balisong? Hindi tubo, yung tubo ng tubig na bilog. Tanso. Na tanso? Hmm. Yung ginagawa namin makapal o, na tinatawag na ditubo kung tawagin. Mga pinaglumaan, mga inaalis doon sa mga gasolinahan, sa ilalim, sa tangke, yung mga tubo doon, na, linya ng tubo doon ng mga gasolina. Ito yung gamit natin ngayon. Mas makapal pa di yan. Doble. Ayan, ganito kakapal. Ito yung ginamit mo dito. Ito yung ginagamit ngayon. Ito yung ginagamit ngayon. So, ito yung diferensya nila. Pero guys, ito flat sheet, ha? Kumakapal ang naman siya. Ang sukat kasi, sir, nito, umpisahan natin sa 12. 12. 14. 14. 16. 16. 20. 20. Ah, 18. 18. 20. 22. Ito, 24. 24. So, ang pinakamakapal nyo na? Ay, ito. 26, 28 yan. 28. So, ang ginagamit natin ngayon? 24. Yung kasing kapal ng ditubo, 24. Ay, mga 28 yun. Ah, 28. So, ang ginagamit natin ngayon regular? Regular ngayon, 14, 16. 14. Pero yung regular dati na sukat nung dati na... D12. D12. Ah, D12 po ang ginagamit noon. So, ito naman po yung 26, tama kuya? 24. Ah, 24. So, yung ditubo ay 20... Ito yung ditubo. Ito, yung mga 28 yan. Ito po, 28. Meron po siya dito, ha? Si Kuya Poying, may 28 po siya. So, shout out pa rin sa may-ari. Yan, 28. Kasing kapal po ng ditubo. Yan yung kapal niya, pag pinagkumpara natin. Makapal talaga yung ditubo dati. Oo, makapal ng ditubo sa dyan. So, ang tanong, ba't nawala yung production nun? Kasi, nung nawala yung tubo... Kasi mahirap ngayon. Lumabas naman itong flat na tanso. May nabilan sa Maynila na flat na tanso. Kaya mas maluwang gawin. Mas maaluwang gawin. Kasi ano na eh, flat na eh. Oo. Hindi kagaya ng ditubo, pipit-piti mo pa yun. Bibiyakin pa nyo, puputulin nyo isang bonus size. Bago bibiyakan pa nyo sa gitna, pagkatapos bubukahin pa nyo. Oo. Pag nabukan nyo, paghihiwalayin nyo sa gitna. Oo. Ibabagan nyo ngayon niya sa apoy. Sa apoy. Para lumambot. Mm-hmm. Ngayon, pag ay lumambot na, pwede na pupukin yung gitna. Yung gitna niya. Para medyo numipis na kaunti ang pinaka likod niya. Ito. Ipa-flat siya. Ipa-flat siya. Ngayon, ikukorte ng bago, ganito. Ibabaga pa uli yan. Mm-hmm. Bali, nakakadalawang beses magbaga. Mas matrabaho. Matrabaho noon. Panahon ng ditubo, kuya. Ano yung kapit noon? Depende naman sa gusto ng customer. Mayroon buto, may kahoy. Buto ng? Buto ng kabayo. Kabayo. May sungay ng usa. So, nung panahon ng ditubo, ano lang yung klase ng blade na ginagawa nun? Labaha. Labaha. Double blade. Double blade. Tare, bayoneta, tsaka dibuyod. Yung lang panahon, yun lang ang limang yun. Ngayon lang dumami ang mga design ng talim. Oh, okay. Bukod sa ditubo, ano pa yung mga ginagamit nating handle nun? Ang aluminum, order lang. Ah, okay. Puro order lang yun. Halimbawa, gusto ng buyer, lalo na yung mga matatanda, gusto nila aluminum ang casing, aluminum ang booster. Ah, okay. Pero nagsasabay yun nun, that time? Oo. Ditubo, tsaka yung aluminum. Oo. Mas mahirap lalo yun, yung aluminum. Kasi mahirap yung itulak ng kikin, mahirap kikin yung kapit. Hindi nga sa tunay, akala, hindi. Ah, dumudulas, kumakapit sa kikin, no? Kumakapit sa kikin, kumakapit din sa mga kumain.
Napakadumi pang trabaho. Diyan nagamit diyan sa aluminum, diyan nagamit ng langis ngayon. Ah, para hindi kumapit sa iyo. Para hindi kumapit. Ano sa lagarin ito? Ito ikinuha mo ng aluminum. Ng aluminum. Kailangan may langis din ito. Napakaganit. Ang aluminum talaga ay sadyang napakahirap gawin. Madumi, maganit. Akala lang nila madaling gawin kasi magaan. Oo, akala nila madaling gawin. Pinakamadali na nga ho, ang tanso. Ang tanso. Oo. Ang aluminum nyo nun, flat sheet na agad yon. Hindi. San galing pa yun? Maghahanap pa rin kami sa mga hardware na diyan na pwedeng gawin namin. Aluminum na tubo rin? Hindi, wala. Yung mga flat na siya na nabibili namin sa mga junk shop. Something na flat na aluminum. Oo. Tapos gagawing handle. Gagawin namin handle. Yun naman booster, diyan di kami nahanap sa mga junk shop na medyo malalapad. Lalagari mo isa-isa. Mm. Bolster naman nun, di ba? Maliliit lang. Oo. Hindi ganun kakakapal. Ngayon makakapal na eh, no? Oo. Dati noon, yung pang-ordinary noon, kanduktong, ginagawa ng pang-simi ngayon. Yung tubo naman, yun ang pinaka-special noon. Na yung mamahalin. Oo. Hindi. Panahon noon, may mabibili ka rin na maninipis. Oo. Yun yung... ordinary. Yung mga maninipis, yun yung ordinary noon. And ito yung ordinary noon. Yan. Ganito po yung ordinary noon na kanipis na brass na ginagamit. Diretso agad sa ganito kakapal, yung sa ditubo. So ito yung regular dati, no? Pero ito, nire-request at mas mahal. Mas mahal. O, may tanda ka magkano yung ditubo dati? Pinakamataas na siguro ang 350. Noon yun. Magkano kilo ng bigas noon? 350. Ditubo ay regular. 350 hanggang 400. Ang regular noon, wala pa yata 100 o kaya may 100 lang. Yung tatay ko, mahilig sa balisong eh. Sa ang hinahanap sa akin, ditubo eh. Sabi niya, wala ka bang ditubo dyan? Yung makapal, sabi niya. Dami kong natutunan, pwede na siguro akong umuwi. So, babalik ulit ako dito sa balisong school ni Kuya Poying. So, shoutout mo sila, Kuya. Oh, shoutout kayo lahat dyan, ha. Yung mga bro. Oh, mga Blade. Ano mga natin? Blade Brothers. Yeah. Mga collector natin. Sir Jeff. Ryan Manggubat. Wow. Sir Alvin. Si Sir RC. Jojo Pascual. Shoutout. Si, nga, sir. Ted Gabit. Jake Ramirez. Basta sa lahat-lahat na. Si Giselle. Yan. Lima. Ang kaibigan daw. Pwede yan. Sir Bertrand. Kay Sayo Bubog. At kay Sir Andrew. Kay Tio Paking. Yung mga hindi ko na bang... Naku, magtatampo sila. Si Indad, ha? Magtatampo sila. Indad. Oh. Siya tatyan ko na. Matay pa eh. Hindi ko ma... Si Ma'am nga pala. Si Sir Coronado. At saka ayan pala si Ma'am Kinsel. Oh, si Ma'am Kinsel. Ako, shout out sa inyo. Ako, sana wala kang nalimutan. Magtatampo sila. Magtatampo sila.